Iaayunin ng ELJ Memorial Hospital sa kanilang pagdiriwang ng 54 na taong anibersaryo ang patuloy na pagpapabuti ng serbisyong medikal para sa mga Novo Ecijano. Ayon kay Dr. Augusto Abeleda, hepe ng ELJMH, simple ang naging selebrasyon ngayong taon dahil mas nag-focus ang kanilang mga nurses at doktor sa kapakanan ng kanilang mga pasyente. Pinangunahan ni Reverend Father Orlan Valino ang misa at pagkatapos nito ay nagkaroon ng munting salo-salo sa mga empleyado ng naturang ospital. Dito ay binalikan ni Dr. Abeleda na sa loob ng 54 na taon, hindi naging hadlang ang COVID-19 upang madagdagan pa ang serbisyong hatid ng ELJMH. Bukod sa bagong ospital na ipinagawa ni former Governor Jerry Umali na isinakatuparan naman ni Governor Oyi, ay bumili rin ang pamahalaang panlalawigan ng mga bago at modernong diagnostic equipment tulad ng CT scan, ultrasound, X-ray machine at to the echo. Simula po nung nanong po lang ating mahal na Gobernador Aurelio Matias Umali, una-una po, nabago po yung ospital. No? Una natin ginawa yung building po sa likuran dahil alam po natin yung lumang ELJ is one story lang sa harapan na medyo maraming tayo sa binabaha po tayo na ating mga kagamitan ay lumulubog. Nagpagawa po ng two-story building po sa likod. Yun po ang ating bagong building na pinagawa dati, no? Na napakalaking tulong, lalo noong panahon na bumaha, na inipat namin o natakbo namin doon ang mga pasyente, no? Napakalaki po ng ospital po ngayon, at kaya nakita natin doon pa lang, nakita natin ang hamak na pagbabago noon at ngayon, no? Pagdating naman po sa mga gamit at serbisyo, mas marami po tayong mga gamit pong mga moderno kumpira po dati, no? Katulad po ngayon, meron na po pera po sa mga regular po nating X-ray, mga ultrasound, nagkaroon na rin po tayo ng CT scan, the echo, no? Ang kagandahan nga lang po, yung nga po mga CT scan at yung 2D echo na napakalaking tulong po sa ating mga pasyente dahil alam po naman natin na may kamahalan ang mga CT scan at 2D echo. Ang mga nabanggit na kagamitan ay kasalukuyan ng nagagamit ng ospital para sa mga pasyente na walang kakayahang magbayad o kapos sa pinansyal. Sa pamamagitan ng Malasakit Center ay naibibigay na ng libre ang serbisyo sa mga Novo Ecijano na nagpapakonsulta pagdating sa kanilang kalusugan. Dagdag pa ni Dr. Abeleda, magkakaroon na rin ng endoscopy procedure ang ospital na posibleng magsimula na sa buwan ng Setyembre. Actually, inaayos na namin yung room ng endoscopy. Ano? Yung endoscopy, ito yung procedure na pwede silipin ang bituka ng tao. No? Yun, malaking bagay po sa ating mga pasyente po yun. No? Medyo na antala lang po kasi yan, itong pandemic, yung mga gastrong gumagawa, they are trying to avoid this procedure as much as possible. They are trying our very best na maayos po agad itong procedure na to para makapag-servisyo na agad tayo ng sa ating mga kababayan. Ang ELJ Memorial Hospital ay isang primary na ospital at patuloy na nag-i-improve pagdating sa dekalidad na serbisyo medikal para sa kapakanan ng kalusugan ng mga Novo Ecijano. Sa ating mga mahal na Novo Ecijano, itong ELJ Hospital ay bukas po sa inyong lahat kung kayo po ay kailangan ng serbisyo medikal. Ang kag-aapay natin, ang ating mahal na Gobernador, Gobernador Aurelio Matias Umali, na mapaganda ang ospital at mabigyan kayo ng mas magagandang serbisyo at makatulong sa bawat isang Novo Ecijano. Asahan nyo, narito kami para tulungan at magabayan o maalagaan kayo ang inyong kalusugan. Shane Tolentino para sa Balitang Unang Sigaw.